Anong kaso natin, Sheree? Meron ako nababasa dito sa harap ko. Ano yes, to? Idol. Yan po, Idol. Meron lamang po tayong konting sitwasyon, Idol, tungkol po ito sa paghahamon ni Michelle Banaag sa pagpapadrug test or yung hair follicle drug test, Idol, and sa lie detector test. Okay. Kung ano man po yun, Idol, makakausap po natin muli si Michelle. Okay. Palagay ko ito na talagang pinaka-pinali. Magandang hapon sa iyo, Michelle Lor Banaag. Good afternoon sa iyo. Hello po, sir. Good afternoon. Umatas ka na raw doon sa hamon mo kahapon na ikaw ay magpapa-drug test through the hair. Opo, sir. Kasi po pinagalitan po ako ng tita ko kahapon pagkatapos po ng interview. Pinagalitan ka ng tita mo? Ba't ka pinagalitan ng tita mo? Sabi po kasi nila, may binat pa daw po ako tapos wag daw po muna ipagalaw yung buhok. Ah, ganon? Opo. Michelle, mukhang sinunog mong sarili mo sa akin. Mabibinat ka? Ang gagawin naman sa buhok na isandali lang, yung gagawin sa 70 strands up to 100 strands of hair na yon, hindi bubunutin, bagkus yun ay guguntingin lang. Sinabi na sa iyo ng staff kahapon pa lamang, di ba? Opo, ano, paano ka mabibinat doon? Hindi naman hilain yung mga buhok mo, kundi gugupitin lang. 100 lang ng buhok. Parang nagpagupit ka lang. Makinig ka muna, Michelle. Teka muna. Kahapon, kung matatandaan mo, okay na sana. May isang netizen nagtanong kung ipagpapatuloy pa yung drug test at saka yung urine test dahil nagkaregluhan na kayo ni Tekla. Sabi ko, hindi na kasi nagkaayos na eh. Ang nangyari, naghamon ka. Sinabi mo sa amin, hindi, gusto ko magpa hair follicles drug test to prove to them na inosente ako, blah, 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 blah. Ikaw naghamon, remember, sabi ko you don't have to, pero sige, pagbibigyan kita. Kaya nga, kung matatandaan mo, pagkatapos noon, marinig ko na naghamon ka at magpapadrug test ka using the hair, sabi ko, aba, matapang to, mukhang talagang nagsasabi to na totoo. Nag-offer ako ng mga tulong, remember, postizo, bayad sa rent, 4 months advance, groceries, etc. Now, umaatras ka. Sabi po kasi ni tita, pero sir, kung hindi naman po talaga maano yung health ko doon, willing pa rin po ako. Hindi na. Suggestion po ng tita ko, hindi po, wala na. Rin po kasi ako alam sa mga ganun eh. No, Michelle, hindi na. Hindi mo lang sinunog yung sarili mo sa akin, kundi ang ginawa mo, nag-dive ka sa isang dagat na umaapoy. Very clear na sa akin, this is now an indication to me na meron ka talagang itinatago. You're lying. Kasi alam mo, kapag sa'yo rin, kaya mong iwasan. Dito kasi, up to 90 days, malalaman kung gumagamit ka pa rin o hindi. Ikaw naghamon. Opo, sir. Now, yung palusot mo, sabi ng auntie mo o tita mo na mabibinat ka, that's bull****. Alam mo yun, na bull****. Now, gagamitin mo sa akin. Hindi ako doktor, pero I know for a fact na walang kinalaman sa ikaw ay mabibinat kapag ikaw ay ginupitan ng buhok at ikaw ay nanganak 4 months ago. Opo, hindi ko rin po alam kasi wala rin po akong idea dun, sir eh. Then huwag ka na magmangangan. Hindi naman po talaga makaka-affect. Sige po, sir. Hindi na. Sige po natin. Hindi na. Kagabi, ilang beses kang pinilit ng mga staff, paulit-ulit, nanindigan ka na hindi na. Ngayon, babawi ka, hindi na pwede. Ma'am, advice po ng tita ko na huwag daw po igalaw buhok ko kasi mag 4 months pa lang po akong nakapanganak. Baka daw po anong mangyari sa akin, lalo't may binat po ako kasi sumasama po ang pakiramdam ko pagdating ng hapon. Kung sa dugo and urine daw po, okay lang po. Sino ba itong tita mo? Ano ba to? Doktor? Albularyo? Hindi po, sir. Oh. Alam mo, lusot ka na sana kahapon. Binigyan kita ng graceful exit, Michelle. Alam mo yung sabi ng graceful exit? Yung bag-exit na hindi ka napahiya sa akin. Kahit na binabanat-banatan ka na ng mga netizen sa akin, hindi ka pa rin totally napahiya. Kasi nandoon pa rin yung the benefit of the doubt. Okay? Binibigyan kita ng tinatawag na the benefit of the doubt. Graceful exit ka na. In fact, tutulungan pa kita na malagyan ng ngipin dahil gusto ng mga netizen na makapaghanap ka ng trabaho. At o nga naman, paano ka makapaghanap ng trabaho kung bungal ka sa experience, ba't ka tumatawa siya rin? Sa experience namin dito, yung mga walang ngipin,
eh nahirapan talaga maghanap ng trabaho, nagkakaroon ng discrimination, subtle discrimination ang tawag niyan. Kaya sabi ko, palalagyan kita ng ngipin at magtrabaho ka na dahil babayaran ko 3 months rent mo. After that, you're on your own, maghanap ng trabaho, and then for the meantime, bigyan ko ng groceries yung mga bata. Ngayon natatakot na ako. Hindi na ako magbibigyan ng groceries kasi baka yung groceries ibebenta mo at bibili ka ng droga. Hindi po, sir. Pustiso na, naging gilagid pa. Takot kong tumatawa siya rin. Hindi nga. Pustiso na, naging gilagid pa. Balik siya sa gilagid. Tapos, tisi na sana. Pangalawa, yung bang renta. Matutulog ka na sana sa kama, ngayon matutulog ka sa lupa. Dahil, ewan ko sa'yo kung saan ka maghanap ng matitirhan. Now, doon sa mga bata, yes, naawa ko sa mga bata, pero this is what I'm gonna do. Ikaw ay i-refer namin sa DSWD. At ang DSWD na ang gagawa ng assessment kung karapat-dapat mo bang alagaan yung mga pamangkin mo. Kasi nga, ngayon, very clear sa akin na mukhang gumagamit ka pa rin. Huwag ka umiyak. Gumagamit ka pa rin. Huwag mo ko damahan. Now, kung gumagamit ka pa rin, hindi ka karapat-dapat mag-alaga ng mga bata. You really don't. Kaya, yung DSWD pupunta dyan sa bahay ninyo, tatawagan namin ngayon para gagawa ng assessment. At kapag nakita ng DSWD na ikaw ay gumagamit pa rin at malalaman nila yon, ipu-pull out yung mga pamangkin mo sa'yo para wala ka ng cargo. Kasi parang bagahe sa'yo yan eh. Di ba? Now, kung bagahe sa'yo yan, alisin na namin yan through DSWD. Doon sa anak mo, then bahala na kayo ni Tekla mag-usap kasi si Tekla naman ang tatay niyan, I'm sure hindi niya pababayaan yung anak ninyo. Narinig mo? Wala, sinunog mo sarili mo sa akin. Hamon ka kasi ng hamon. Talagang hindi kasi matigil yung apog mo. Di ba? Now, nagisa ka sa sarili mo mantika. Di ba? So, Michelle, nising kunduling, wala akong ibibigay na tulong sa'yo. At yung mga bata, mga pamangkin mo, partida to, patatanggal ko sa kustudiya mo. Tatawagan ko yung DSWD para i-assess. Eventually, matatanggal yan sa'yo. Yung sa anak mo, ipatatanggal ko rin. Dahil, gagawa ng assessment ng DSWD, lilitaw na gumagamit ka pa rin at yan ibibigay kay Tekla. Nope. Kahit na umiyak ka ng dugo, wala na akong pakialam kasi huli ka na. Hindi na. Hindi mo na ako mandala sa iyakan. Yun lang ang naging susi. Nabuksan yung mga tinatago mong kalokohan. Pandora's box, ika nga. Wala na. Wala na. Kita mo yan? Kasi hamon ka ng hamon. Oh, pinatulang ko yung hamon mo. Hamon pamor. Ngayon, pati anak mo mawawala sa iyo dahil ipatatransfer ko yung Tekla. Sapagkat nakikita ko mukhang hindi ka karapat-dapat mag-alaga ng bata sapagkat gumagamit ka pa rin. Why? Dahil takot ka magpa-drug test. Meaning, you're still using. No, ayoko makausap yung mataba mong kapatid. Wala siyang pakialam dito. Ito siya rin. Hindi. Pati yung kapatid mo, mami, papatokhan ko pa yung kapatid mo. Siguro lahat kayo dyan, magkakapatid, sama-sama, nag-good time. No. Ipatuloy mo na lang yung gagawin. Ipatuloy. Hindi na. Nadulas na kayo. Hindi na. Ipatuloy mo na lang. Kasi yung... No. Sir, kasi yung tita ko po talaga nagsabi. No. Sir, gusto niyo po maka-off yung tita ko nagsabi. Nope. Ang tapang mo magbigay ng hamon. Hamon kasi. Nope. Akala mo hindi ko kasi papatuloy hamon. Akala mo kasi hindi ko papatulan yung hamon mo. Kasi nagkaregluhan na kayo. Pinatulan ko. Hindi. Nanindigan ka kagabi, paulit-ulit kang kinausap ng mga staff. Michelle, huwag kang umatras kasi ito magpapatunay na ikaw ay inosente at malinis ka. Hindi. Ayoko, sabi ng tita ko. To heck with your tita. Lumapit ka lang doon sa tita mo. Sino ba itong tita mo? Doon ka na lumapit ng tulong. Gusto niyo po makausap yung tita kong nagsabi hindi ko? Hindi na. Para kaya ano pa?
Wala na akong pakialam sa tita, wala akong kakausapin ng tao dahil dito nasunog na kayong lahat. Buong pamilya sunog kayo sa akin. End of the line. Odette, halika dito. Halika dito, Odette. Tapos ang buhay mo ngayon. Sige, hamon pa. Next time, sige, hamon pa more. Hamon. Kung hindi ka kasi naghamon, o, oh, diba? Pustiso na naging gilagid pa. O, oh, diba? Odette, tatawagan mo yung DSWD. Today, magpapapunta, gagawa ng assessment, ipu-pull out yung limang bata kasi nagugutom daw. E di, bahala ng DSWD maghanap kung saan mabuting ilagay yung mga bata na para hindi magugutom. One. Number two, ipapa-assess yung anak nila na baka i-transfer na lang doon kay Tekla. Yes, sir. O kung sino man yung kamag-anak na matino na hindi adik. Copy, sir. Okay? Tawagan mo si Eda at trust na. Okay, sir. 360 degrees. Okay? Michelle! Yun na lang. Good luck sa'yo. Ha? Umiyak ka? May luha ba yung iyak mo? Hindi. Huwag mo idamay yung bata sa pag-iyak mo. Huwag mo idamay, Michelle. Mami, pakakasuhan pa kita ng child abuse. Pati yung bata, isinasama mo sa pag-iyak-iyak. At hindi alam ng bata kung anong iniiyak niya. Yeda, Yeda. Hello po, yes po, idol. Pull out ka na sa pagtulong dito. Walang groceries, walang bayad sa rent, walang pustiso. Pull out. Yes po, idol. Okay. Close case na to kay Michelle. Michelle, ilayo mo na yung bata dahil pati ikaw, pakakasuhan ko ng child abuse, paiyakin mo yung bata na wala namang kinalaman yung bata dito sa issue at hindi alam ng bata kung anong iniiyak niya. Okay? Sige. Tapos na. Layas! Layas. Kasi next time, huwag kayo maghamon-hamon. Yan. Yung hamon mo, maaga pa yung Pasko, naging hamon. Naluto ka. Tapos ang buhay mo. End of the line. Ito nga pala, oh, sinasabi ng mga staff, kinumbinsi siya paulit-ulit na huwag umatras. Hindi atras dahil sabi ni tita, heck with tita, tuloy pa rin daw, gusto niya ituloy pa rin yung lie detector test. Hindi na. Ang importante sa akin, very important yung sa drugs. Maliwanag sa akin na nagda-drugs pa rin ito. Kasi sa hair follicles, in-expend kahapon nung may-ari nung ECDNA, up to 90 days. Wala kang lusot dito. Itong sa urine, 1 week lang. At meron pang pwedeng inumin ka dyan, lusot ka na. Itong sa buhok, 90 days to. Kaya kinabahan si tita. Sabi niya, sayang yung renta natin, sayang yung groceries na ibibenta pa sana natin. Sayang pustiso. Mali ko, baka mamaya yung pustiso ibibenta pa niya. Goodbye. Good luck sa'yo. Okay. Idol, meron na po tayong 16.5 million subscribers sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, make sure na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button sa gilid para lagi po kayong updated sa mga videos ni Idol Raffy dahil mabibigyan po kayo ng notifications araw-araw.